Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan OFW, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Well mga kaibigan, ang vlog natin ito ay tapusin niyo hanggang sa dulo. Ito po ay isang mahalagang vlog na maaaring makatulong kung isa kang vlogger. Paano nga ba marirecover ang isang account na nahack? Noong January 9, nahack po ang account ko. Ito ang pinakamalungkot at talagang sobrang nakaka-stress na nangyari sa buhay ko ngayong 2023. Bigyan ko lang kayo ng konting background kung ano ang nangyari. Nagising ako ng mga alas 3 ng January 9 na nakalagout na po ang aking YouTube account. Nang aking pong inilogin siya, nakita ko na nakalagay doon na mayroong nag-change pass 30 minutes ago. Talagang kinabahan ako. Pagkatapos noon, ay nakita ko na lamang ang aking account na naka-live at hindi ko na na-access. Sobrang stress at talagang umiyak ako ng time na yun. Hindi ko alam kung paano, kung ano ang gagawin. Pinilit kong i-retrieve siya, pero wala na pa akong nagawa. Natanggal po yung kanyang mga secondary email, pati po yung number, nawala na po. So, nawalan na po ako ng pag-asa nung panahon na yun. Nung mga alas 6 ng umaga, mayroon akong kaibigan na isa ding vlogger. Tinawagan ko siya kung anong gagawin. Siya si Kalupa TV. Maraming salamat, Kalupa TV. So, ang nangyari ay sinabi ko sa kanya kung maaaring mayroon kang access sa YouTube team, sa Google team, na i-report ang aking channel dahil ako po ay hindi makapag-report ng direkta. So kung nahack po ang account ninyo, ito po ang unang gagawin. Kailangan ma-i-report po agad yan sa YouTube team. Matatagpuan po yan mga kapatid, doon po sa inyong YouTube studio, mayroon pong question mark sa gilid at ang tabi po niyan ay mayroon tatlong dot. Pindutin nyo lang po yan. Live chat po yun, direkta. Pero kung ikaw ay isang member o monetized channel, mayroon yan. So dahil ang gamit kong account noon ay hindi, ang secondary account ko. So, ang ginawa ko, tinawagan ko si Kalupa at mabuti na lamang tinulungan ako. Kinausap ni Kalupa ang YouTube team, which is nakausap naman niya at na-report ang nangyari sa aking YouTube channel. Alas 7, naka-access ako sa kanila at na-i-report ko ang aking channel na nahack. So number one, importante, makontak mo at ma-report mo agad ang nangyari sa channel. Nung time na yun, nag-advise sila sa akin na hold on until mag-reply sila at i-imbestiga nila ang pangyayari. Nagkaroon ako ng pag-asa na ma-retrieve ang aking channel nung time na yun. Lumipas ang mga araw, kinabukasan, nag-email sila sa akin na sinasabing ang account na yan ay temporary na nilang hinold at kailangan ay gumawa ako ng hakbang. Meron silang ibinigay na email ads na reply sa akin sa email ad kung saan may dalawang option ka doon, dalawang link na ibibigay sa iyo kung paano mo ma-access ang Gmail ad mo. Okay? So ginawa ko, pinindot ko yung link na yan at nakapag-access ako sa kanila sa pamamagitan ng pagre-report. I-re-report mo yun. Ikaw mismo so magre-report. Mayroon silang ibibigay na form na pipilapan mo kung saan ilagay mo doon yung pangalan mo, tunay mong pangalan, mga detalye. Mahalaga yung URL ha. Importante yan. Yung URL po ninyo ng inyong YouTube channel. Ilalagay po yun. Tapos, kung kailan ginawa ang inyong YouTube channel. So, importante na dapat alam ninyo kung kailan ginawa ang inyong YouTube channel. Kung hindi nyo alam, punta kayo sa About, makikita nyo kung kailan na-create ang inyong YouTube channel. Itago po ninyo ang detalye na yan. Sumunod po doon, ay mayroon doon katanungan kung mayroon kang nakitang pagbabago sa channel mo. So, susulat mo lang na kung ano ang nangyari. So ako, nilagay ko lang my channel was hack. Nilagay ko lang doon. I did not see my video anymore.
And I noticed that somebody make a live stream in my channel. Huwag kayong English lang. Huwag kayong matakot sa English-English doon. So, sa madaling salita, nailagay na yan, na-inform, at then, sasabihin nila na abangan mo na lang ang kasunod. Okay? So, ang sumunod na araw, magkakaroon na naman sila ng email sa'yo kung saan, paano mo mare-retrieve yung Gmail mo. Retrieval ng Gmail. So, may link sila na ibibigay, pipil upan mo lang din yun. Pipil up ka rin doon ng Gmail mo. And then, pagkatapos, haantayin mo na naman uli kung ano ang mangyayari. Ang ikinagulat ko lang, kasi nakita ko na ang channel ko ay wala na. Ang nakalagay doon is, your channel is terminated. Doon, wala na akong, nawala na ako ng pag-asa. Doon, sobrang sakit ng nararamdaman ko. Sabi ko, hindi ko na makukuha ang akin channel. Kasi terminated na. Kapag makita ninyo na terminated na ang channel ninyo, huwag kayong magpanik. Ibig sabihin, nagkaroon ng safekeeping sa Facebook, sa YouTube, para at least hindi na magalaw ang anumang detalye na nandoon sa channel mo. Now, ang gagawin mo doon is makikiusap ka naman sa kanila. Kukontakin mo ulit sila. Pagka-contact doon, magbibigay sila ng form to appeal. Sasabihin nila na mag-a-appeal ka kung ito ay error. Doon sa pipilapan mong form, lagay mo ang pangalan mo, tunay mong pangalan, ang URL ng channel mo, at iba pang mga detalye na hihingin doon. And then, mayroon doon paliwanag sa box. Simple lang, gawin mo lang, my channel was hacked and terminated. Yun lang, wala nang iba. Pagkatapos noon, antayin mo. So, nung ginawa ko yun, nagulat ako ng 11 p.m. ng gabi, nakita ko ulit ang channel ko. Pero, nakapangalan pa rin sa hacker. So, sabi ko, ano na naman ang nangyari dito? Ngunit, nag-try ako ng i-access ang channel ko doon sa bagong password na ginamit ko. Dahil na, di ba, nakuha ko na yung Gmail ko. Una kong nakuha. Pinalitan ko na lahat at inayos na. So, ginamit ko na siyang i-access siya. Naka-access ako. Uy, sabi ko, ayos. Thank you, Lord. Naka-access ako. Pero problema ko pa rin, yung detalye doon, dahil nakapangalan sa hacker. Kumontak naman uli ako. Sa tulong ni Manong Bluetooth, ginay niya ako. Thank you so much, Manong B. Manong Bluetooth, maraming salamat. Ginay niya ako kung paano ang gagawin. At, eto ulit. Ituturo sa iyo kung paano mapapalitan yan. So, inayos ko, pinalitan. Pre-naibit niya yung mga videos. Muli kong nilantad, muli kong nilitaw. Pinablik ko li. Okay? And, mararanasan mo lang doon. Siyempre, baba yung ano mo, WH. So, yun yung mga naranasan ko. Pero, at least na-retrieve. Salamat sa Diyos at na-retrieve. Maraming salamat sa mga taong tumulong, nagdasal, nagsuporta, kung paano makuha ang aking channel. Of course, again, tukalupa sa kanyang e-port na ma-report yan sa unang pagkakataon nung time na nahak agad ang aking channel. Kay Det Gonzalez, kay Mamshi, yung mga kaibigan natin. Siyempre kay Sir Julius Maristela, kay OFW Ware Ware Talk Show. Ayan, yung mga grupo na nag-report, ano, doon sinugod nila yung wall. Maraming salamat, malaking factor po 'yan. Kay Manong Bluetooth, maraming salamat Manong Bluetooth sa pag-assist mo. Thank you so much. And of course, sa YouTube team, maraming salamat. Alam mo, very secure po, napakaganda po talaga ng low YouTube platform kasi at least secured na secured at talagang kakausapin kanila. So, kung mayroon mga ganitong klaseng pagkakataon at nahihirapan kayo, kontakin nyo lang po ako. Nasa banner ko po kung paano ako makontak, andyan po ang aking Facebook page. At mayroon po akong Viber, andyan po ang number ko. Kontakin nyo lang po ako kung sakali po sa pagkakataong ito, sa abot ng aking kaalaman base sa karanasang ito, tutulungan ko po kayo kung paano naman po makuha ang inyong mga channel.
sa ganitong pagkakataon. So muli po, ako po si Taong Gala. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga team na talagang sumuporta. Friends Life Matters USA, marami pong salamat. Ang Hataw Sigaw ni Sis Bichay at Barok, maraming maraming salamat. Yung pong ating Team Waray Nortehanon, maraming maraming salamat. Team Ayuda Revive, yung Team Bornebol, yung Team Pima, naiyak na iyak pa yung aming admin doon. Salamat po sa Team Pima, ang Team Bornebol, thank you so much. Kay Let's Talk 101 Sir Julius, OFW Talk Show ni Ma'am Ren, maraming maraming salamat po. Sa lahat, sa inyong effort, sa nag-alala, sa lahat ng mga nag-message sa akin. Of course, above all, sa Diyos, na muling binalik po ang aking channel. Sir Efrain, your friend, maraming salamat. Thank you so much. Ma'am Prissy Castillo, maraming salamat sa mga dasal. Sobrang salamat po. Sa lahat ng mga tao na nakita ko yung pagmamahal ninyo sa akin, sa isang taong gala. Nakita ko yung inyong pagmamalas sa akin. At sa ngayon ay binalik na po ang ating channel. Maraming salamat sa Panginoon. Sana po ay gabayan niyo pa ako sa aking paglalakbay patungo sa panibagong buhay ng taong gala. At asahan niyo po sa susunod na mas marami pa tayong gagawing pagpapasaya. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless. Sana po makatulong po ang vlog na ito sakaling pong may mga ganitong klaseng pangyayari sa inyo. Again, kontakin nyo lang po ako kung sakaling hindi nyo o mahirapan kayo at willing po akong tumulong sa inyo na wala pong anumang kayong pagbabayaran dahil alam kong pare-parehas tayo ng hangarin ang magkaroon ng pagkakataon maging kasama sa social media, sa larangan ng YouTube at pagbablog. Good luck po sa ating lahat ng mga vlogger. Sana po maging matagumpay tayo sa taong 23. Marami pong salamat.